Ito ang pinakamalaking paper plane sa buong mundo! Tatlong araw namin to ginawa bago matapos! May mga nakikita kami sa internet na malalaki. Pero mga RC, pudi kaya'y gawa sa foam at polystyrene. Ang kaibahan nito ay gawa ito sa papel at kawayan. At ang pinaka-challenge dito ay ginawa namin ito sa tuktok ng bundok. Paano nga ba namin ito ginawa? At anong mga nangyayari nung ginawa namin ito? So ngayon, susubukan muna natin ang hangin dito. Gagawa tayo ng maliit na paper plane. Na! Uy, naku, ano pa ko? Una, nagputol kami ng kawayan. Tawa dyan. Buto ang pinili naming kawayan para hindi kami mahirapan sa paglinis. Pagkatapos, nagplano kami kung paano namin ito gagawin. Ulo! Gago! Siyempre, kasama natin dito ang gumawa ng bicycle kite. Break time muna tayo, guys! Day 2! Pangalawang araw na namin ngayon at ngayon, magtatali na kami ng mga kawayan. Gagawa kami ng skeleton sa ating paper plane. Nang biglang nasunog ang damuhan. So dito guys, may nakita kami, may nagliliyabang apoy. Hindi ko alam kung sinadya ba, pero palaki ng palaki, parang nakakatakot na. Ang problema kasi dyan guys, may mga bahay-bahay na dyan. May dumating na bumbero, kaya nagpatuloy kami sa aming ginagawa. Ito ang kanilang kapadyas, parang sa duty. Gawa dyan. Day 3! So what's up day 3? At ngayon ang pinakahuling araw! At ngayon ay binuhat namin ang ginawang skeleton paper plane sa kabilang tuktok ng bundok. Sobrang init pero kakayanin! Sabi sa TV, 50 degrees Celsius! Oh. Bayabas! Guys, kita. Medyo malayo-layo rin ang nilakad namin. Grabe, init! So dito yung nasunog nung nakarang araw. So nakita nyo yan, dyan kami galing. Ang talat-talat. Pagkarating namin, ang una naming ginawa ay pag-set up ng masisilungan. Sa totoo lang, wala kaming idea kung lilipad ba talaga to. So ngayon dito namin i-finalize lahat. Nilagyan namin ng mga nylon para magiging braces. Kasi kapag lahat ay kawayan, magiging mabigat. Binalata na namin! Nilapatan na namin ng papel. Pero kung nagtataka kayo kung anong papel ito, di ko rin alam. Pero ito yung mga ginagamit pang pattern ng mga sapatos. Ah, okay kayo. Yara! At ngayon, panahon na para i-tape ang mga braces na nylon. Papali pa rin namin ito sa pangpang. Pero bago yan, iti-test muna namin. Go! Sa sobrang laki, nasira yung metrosan, 205 inches. So ngayon, sugal-sugal na to. Imamount namin yung GoPro. Kung mabasag, wala. Tiyan nga ni. Matiting! At sa pagkakataong ito ay naging successful na rin ang aming pagpapalipad. Lahat ng pagod, kaba, dugo at pawis ay napawi dahil sa success na ito. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please comment, like, and share.